Hey, kamusta mga kababayan? Tingin tayo sa Bitcoin update, cryptocurrency, tingin tayo ng mga coins. Yeah. So, nandito tayo ngayon sa BTC USDT. Now, from our previous na video, days ago, now, hindi ko na tinanggal. So, nandito na lang yung mga pagpa-plot natin. And still, nandito pa rin siya sa support na ating, lagyan natin na S1. Then dito, pwede natin sabihin na meron siyang box dito. Before using this drawing ng support, tanggalin natin yan. May kita nyo na may box dyan. Itong box na to made a pivot. Yan. Dito na siya nag-pivot. So, yan. No, nakita nyo ba yan? Kaya nagkaroon ng strong move because of this consolidation here. So, kung gagamit kayong Fibonacci, pwede natin dito mag-plot. Yan. Nagkaroon ng pivot here sa area na to. Sa 38.2, pwede yan. Right now, nandito tayo sa, babalik natin yung mga pinilat natin na support. Support siya ngayon kasi above pa yung price, current price today. No? So, ginagamit natin ngayon ay BTC USDT. Minsan nakikita nyo, gumagamit ako ng BTC lang, USD. No? So, yung iba, ginagamitan pa ng Dominance. Pwede naman yun. So, may kita nyo similar halos ang mga prices. Ibig sabihin, correlated sila. So, ito muna ang ating titignan, no, na if you are a day trader, kung ikaw ay nagtitrade ng altcoins, futures trading, so, importante sa iyo yung mga current moves ng market. So, kahit ganyan kaliit ang mga candles, hindi masyadong volatile, no? Binabantayan mo lang intraday. So, ngayon, ang ginagawa natin ay tinitignan natin kung mag-hold tong support na to. So, hindi tayo nag-forecast or anything. Pero ang gusto natin makita is mag-hold dyan. Else, magkakaroon ng test pa ng lower lows. Yan. So, pwedeng ganyan gawin. Diba? If ever this breaks, yan. Pwedeng ganyan, no? So, magkakatest. So, pwede rin mag-continue pa rin siya in the coming weeks. Yan, ganyan. Basta ang importante, meron tayong na-plot na resistance. Yan. So, ito yung bubuo sa pattern. Possible copy and handle, double bottom na 50K. Okay. So, yan. Okay. Again, tuloy natin yung ating bagong segment. No? May bago tayong coins. Meron na, nilagay ko na, pinlot ko na dito. So, naalala ko noon, nag-drawing pa ako. Ito, matagal ko na pala itong binantayan tong coin na to. Kasi nag-plot na nga ako ng ganyan, no? Kita nyo talaga, si kung mapapansin nyo, maliit lang ako or minimalist lang talaga ako when it comes to charting, no? So, gusto show na yung daily activities ko ay involving charting pero hindi ganun katagal. So, konti lang tayo mag-analyze and more on the planning. So, ibig sabihin nun, pa-drawing-drawing, pero kung ano yung mga coins na dapat mong tignan talaga, doon ako nakafocus. So ito, no? So ito ngayon ko lang to drawing or kanina, before I started this live stream, by the way. Ayan, so ito. Ito yung similar na ginawa ng BTC, no? Kanina, sa pinakita natin. Yan, no? But the difference is, ito nagkaroon ng stronger move, pataas. So when you know na pagmalakas talaga ang coin, eh syempre, eh hindi siya sumusunod sa flow ng BTC, which is ranging right now, di ba? More than one month na ito nagre-range, but ito, nag-strong move or stronger move. So ito yung FTM USDT Perp. Ito ay isang altcoin, futures perpetual. So if naghahanap kayo ng mga strong coins to trade,